Hindi sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatuloy ng pagdinig ngayong araw ng House Quad Committee kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Kaya dismayado ang ilang kongresista. Ang daming sinasabi kapag hindi under oath o wala sa tamang lugar. Pero kapag pinatawag na sa formal na pagdinig, nag-uugaling pusit na pareho. At ang dami ng rason para huwag dumalo. The non-appearance of former President Rodrigo Duterte at the Quadcom hearing today is a clear manifestation of his disregard for truth, justice, and accountability. Nauna nang sinabi ng abogado ni Duterte sa isang liham na hindi mabuti ang pakiramdam ng dating Pangulo at kailangang magpahinga. Pero handaan niyang dumalo si Duterte sa susunod na pagdinig ng Kamara pagkatapos sana ng undas. Bagamat may mga kumontra, tinanggap din ang panukala ni House Quadcom Lead Chairperson, Representative Robert Ace Barbers. In deference to the former president, I think we should afford him the courtesy that is due to him by not requiring him to submit to this committee a medical certificate. Sa pagharap naman ni dating Senator Leila De Lima sa Quadcom, binigyang diin niya ang pagkakapareho ng inimbestigahan ng Commission on Human Rights noong 2009 na mga pagpatay umano ng Davao Death Squad o DDS noong alkalde pa ng Davao City si Duterte na tinukoy niyang MRRD at ng umano'y reward system sa war on drugs noong naging pangulo na siya. During that time, MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves. That must be the Davao model na binanggit ni Colonel Garma. Ayon pa kay De Lima, kinumpirma ng dating DDS hitman na si Arturo Las Cañas ang sinasabing reward system at pinanggalingan ng pondo sa kanyang affidavit na isinumite sa International Criminal Court o ICC. The DDS logistics and finances came from the Peace and Order or Intel Fund of MRRD. This includes weekly gas allowance, monthly cash allowance, and Christmas cash gifts. Di man niya kinumpronta si Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee, nakaharap naman ni De Lima si retired Police Colonel Jovi Espinido, isa sa mga dating nag-akusa sa kanya kaugnay ng illegal na droga. Sana po ngayon, Colonel Espinido, sabihin niyo na rin po ang katotohanan, kung pwede sabihin niyo na rin o i-corroborate niyo yung sinabi ni Kerwin na then PNP Chief De La Rosa and now Senator De La Rosa ang involved or responsible for ordering the three of you to fabricate accusations against me. Binawi ni Espinido ang mga pahayag niya sa Senado noong 2016 laban sa dating senador. There's also a testimony coming from Kerwin Espinosa that you and him were instructed to talk with each other to make sure that your testimonies against Senator De Lima is consistent. Do you confirm this? I confirm. Are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. Sabi pa ni De Lima, kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, may batas-aniyang nagpapahintulot sa korte na tugisin at litisin ang mga Pilipinong kasabwat sa mga tinatawag na crimes against humanity tulad ng extrajudicial killings. Pwede aniyang isuko o i-extradite ang mga akusado, pero nasa pamahalaan pa rin ang desisyon. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,